alintana ng mga namamanata ang sikip, init, uhaw, maging ang labis na pagod na kanilang dinaranas, maisakatuparan lang ang kanilang hangarin, ang makalapit at maipunas ang kanilang puting panyo sa itim na poong Jesus Nazareno. Nitong mga huling dekada, ang pista ng traslasyon o ang pagdiriwang ng paglipat ng imahe ng itim na Nazareno mula sa orihinal nitong lugar papuntang Quiapo tuwing ikasyam ng Enero ay naging isa sa mga pinakamalaking pagdiriwang sa mga mananampalatayang Katoliko rito sa Pilipinas. Ang simbahan ng Quiapo, sa simula pa, ito ay parokya ni San Juan Bautista. Magpasa hanggang ngayon naman, no? Pero nung ipagkatiwala ng mga Recoletos mula sa Intramuros, yung imahe ng Nazareno, ipagkatiwala dito siguro, no, nung panahon yun, ito yung pinakamalapit, ipinagkatiwala sa namamahala ng simbahan ng St. John of the Baptist, yung imahe, doon na nagsimula na unti-unti ay pumunta ang mga tao dito. Siyempre, hindi pa naman yun tawag deboto, pero sabiang ang Nazareno ang nagtawag para magkaroon ng mga nagdidebosyon sa kanya na tinawag na natin ngayon mga deboto. Ang imahe ng Nazareno ay nakarating sa ating bansa noong taong 1606 dala ng isang barkong galyon na dumaong sa Maynila. Ang krus na bitbit ng puon ay mula sa bansang Mexico. Ang maitim na paglalarawan kay Kristo ay sumasalamin sa katutubong kultura ng Mexico. Inilagay ang imahen sa unang simbahan ng mga Recoletos sa bagong bayan na ngayoy Luneta, kasama si San Juan Bautista bilang patron. Taong 1608, noong mula sa simbahan ng San Juan Bautista, ay inilagak ang imahen sa nooy simbahan ng San Nicolas de Tolentino sa Intramuros. Hanggang noong taong 1767, inilipat ang imahen sa simbahan ng Quiapo. At mula noon, ang simbahan ng Quiapo ang siyang naging tahanan ng imahen ng itim na poong Jesus Nazareno. Number one talaga ay yung kagalingan. Yung mga mabibigat na sakit, no, na dinudulog ay talagang gumagaling. Pangalawa ay yung trabaho, no, yung mga nagpupunta dito para maghanap ng trabaho. Karamihan din sa mga kwento ay din sa mga gusto magkaanak. No? Talaga nagkakaanak sila, kaya namamanata sila na simula ngayon o kaya kapag natanggap nila at tinugon ng Nazareno yung kanilang panalangin ay babalik at babalik sila dito para mamanata at magpasalamat. No? At syempre ngayon nag-evolve din yung mga nagtitig ng exam, dumadaan dito, humingi ng tulong. No? Pero syempre higit tayo din sa kahilingan nila kasi talagang sabiang ang imahe ng Nazareno mismo ang nagsasalita sa mga taong naghahanap ng kasagutan. So, lalo tigit na yung mga taong naghahanap ng pagmamahal, naghahanap ng pag-asa. At yung imahe ng Nazareno, ito yung talagang nagbibigay sa kanila ng kasagutan. Ang Quiapo ay lugar na hitik sa kultura at kasaysayan. Bukod sa mga lumang gusali na bakas ng malwalhating nakaraan nito at ang Plaza Miranda na pinagdarausan ng mga politikal na kilos protesta noong dekada 70, ang Quiapo ngayon ay kilala sa maraming tiyanggihan at tindahan na dinarayo ng mga nais makapamili sa murang halaga. Ngunit dito rin sa Quiapo, matatagpuan ang pagsasanib ng iba't ibang paniniwala, Kristyanismo, Muslim, maging okultismo, lalo na sa paligid ng simbahan sa pinakapuso ng Quiapo, ang Parish of St. John the Baptist o mas kilala bilang Minor Basilica of the Black Nazarene. Tuwing pista ng traslasyon,
tila nalulusaw ang mga pagkakaibang ito at nagkakaroon ng iisang mukha ang lahat ng mga tao na may iisang layunin, ang masaksihan ang pagdaan ng itim na poong Jesus Nazareno. Iba-iba ang pakiramdam at pananaw ng mga Pilipinong Katoliko sa pananampalataya ng mga deboto ng itim na poong Jesus Nazareno. Nariyan ang paghanga, pagkamangha, subalit may mga natatawa at nagkwe-question sa lalim ng kanilang pangunawa sa panatang ito. Normal naman yan, no? Normal naman at karayaan nila na mag-question. Okay, baro naman yung nagtatanong sa hinuhusgahan na yung nananalig. Kasi, siyempre, hindi naman wala sa atin ang paghusga. Kung sakali may mga pumupunta dito dahil trip lang nila, dahil nakikiuso lang sila, wala na sa atin yung paghatol nun. Siyempre, ang Nazareno naman na nakakaalam. Pero, isang bagay nga na ipinahitulog ng Nazareno na nandiyan sila, kasabihang nagparaan ng Nazareno. Marami din talaga no, na dati nagpapapicture lang, ngayon nga nagiging tourist attraction lang ang posisyon. Pero marami din dyan na kwento na dahil sa kanilang pagpunta dito na dati out of curiosity lang, eh ngayon, sila na mismo. Kusa na nila. Yung mga nagpo-question, di naman mawawala yan. Kasi bahagi na rin naman yan para at least magkaroon din ng pagninilay ang isang tao na kini-question kung mababaw ba, kung dahil kini-question, yung reaction ng deboto kasi yung importante. Kung ito ay mas magiging hamon sa kanya para palawakin at palalimin yung kanyang ginagawa at lalo pigit unawain. No? Kailangan din kasi, kaya nga dito sa Quiapo, continuous yung formation sa mga deboto. Tuloy-tuloy lang yung pagbibigay ng katisismo para mas maging malinaw yung pamamanata na ginagawa. Sa kabila nito, patuloy na nananatiling buhay ang debosyong ito kahit sa panahon ng pandemya. Uwis buhay mantignan ang larawang ito, hindi maikakaila na pawang itinatawid ng itim na Nazareno ang mga Pilipino sa kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay.